Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Inaaswang si Ate. Kapis, 1995. Magandang gabi, Sir Jupiter. Sana po ay mapansin ninyo ang liham kong ito. Nais ko po kasi sanang ibahagi ang karanasan namin sa aswang. Marahil hindi naman naiiba ang ikikwento ko sa inyo, pero sana ay magustuhan at mapulutan nyo ito ng aral. Ang pangalan ko po pala ay Susan. Hindi na siguro lingid sa kaalaman ninyo na maraming aswang noon sa Capiz. Taong 1995 ay nakatira kami doon. Basta hindi kami parte ng bayan, kaya medyo iilan lang ang bahay sa lugar namin. Maraming mga puno at walang ilaw ng poste. Tapos lupa pa rin noon ang kalsada sa amin. Noong panahon na iyon, magulo ang pamilya namin. Nagre-rebelde si Ate. Palagi niyang kaaway si Papa at Mama. Sa lahat ng magkakapatid, siya pang panganay ang suwail sa amin. Dumating sa puntong nabuntis si Ate. Ang masama pa, hindi nga kilala ang tunay na ama. Lasing daw kasi siya noon. Kahit na ganun si Ate, hindi niya kailanman naisip na ipalaglag ang bata. Kaya tumira na siya sa bahay ng matagal. Di na siya gaanong naglalalabas ng bahay dahil na rin sa chismis. Sa unang apat na buwan ng pagbubuntis ni Ate, ayos naman po, Sir Jupiter. Kahit di sila nagpapansinan nila Papa at Mama, tinanggap pa rin siya para sa bata. May tatlong kwarto ang bahay namin. Kasama ko si Ate sa kwarto. Nung maglimang buwan ang tiyan niya, doon na kami nakaranas ng pangangaswang. Malaki man ang bahay namin, eh hindi naman ito gawa sa semento, kaya may mga butas-butas po. Doon ako napasilip noong narinig ko na parabang may tao sa labas. Madaling araw na noon, Sir Jupiter. Habang nasa kwarto kasi kami ni Ate, ilang beses kong naririnig yung parang may naglalakad. May mga tuyong dahon kasi sa labas, kaya rinig talaga yung bawat pag-abak. Noong oras na yun, nagising si Ate. Sabi niya sa akin, hindi raw siya mapakali. Tinanong ko kung bakit, hindi niya raw alam. Pero panay ang hawak niya sa tiyan niya. Dahil di na makatulog si Ate noon, nagkwentuhan na lang kami para sana magpaantok. Nakasandal si Ate sa dingding, tapos ako nakaharap naman sa kanya. Bigla po siyang napaalis sa sinasandalan niya. Nataranta, napasigaw pa nga siya eh. Maging ako, nagulat din. Sabi ni Ate sa akin noon, para daw may tao sa likod ng dingding namin. Alam mo yung parang sumisinghot at para siyang inaamoy. Kabadong-kabado si Ate noon. Sa pagkaalala ko, tumakbo ako sa kusina namin at pinainom ko siya ng tubig. Pagkatapos, sinubukan kong sumilip sa bintana. May nakita po akong baboy ramo na mabilis na tumakbo palayo. Hindi ko naman yun binigyan ng kakaibang kaulugan. Sinabi ko lang kay Ate na baboy ramo nga lang yun. Doon, medyo na himasmasan si Ate. Lumipas ang mga araw, nakalimutan na namin ni Ate ang nangyari. Hindi na rin niya sinabi kina Papa kasi hindi nga sila nag-uusap. Pero ako, naikwento ko yun sa iba kong mga kapatid.
medyo napaisip na ako nang sabihin nilang baka raw inaaswang si ate. Pangalawang karanasan, 6 na buwan na ang tiyan ni ate. Wala si papa at mama noon. May dinaluhan silang binyagan. Inabot sila ng gabi doon. Ang nasa bahay lang ay ako, si ate, at yung kapatid naming bunsong babae na si Jonah. Nagluluto lang ako noon sa maliit naming kusina. Si ate nasa kwarto niya. Si Jonah naman maagang nakatulog. Sa kusina namin may bukas na bintana. Hindi kalakihan pero sapat na yon para makita mo ang bakuran namin. Napahinto ako kasi may natanaw akong baboy ramon doon. Kahit madilim, nabuo talaga sa paningin ko ang imahe ng isang baboy ramo. Hindi ko maintindihan pero agad akong kinabahan. Kapag naiisip ko na nasa kapis kami, hindi ko maiwasang isipin na baka aswang ang hayop na yun. Tinuon ko na lang sa pagluluto ang atensyon ko. Pagtanaw ko sa baboy, wala na siya doon. Kaya nagsawalang kibo na lang ako. Ilang minuto lang, Sir Jupiter, bigla pong narinig namin si Jonah na umiyak. Tumakbo siya papasok ng kwarto ni ate at takot na takot ang mukha. Siyempre bata, kaya di namin siya makausap ng maayos. Pero base sa itsura ng mukha niya, alam naming may nakita siyang nakakatakot. Nang medyo mahimasmasan si Jonah, ang tangi niya lang nasabi ay mumo. Nung una, akala namin multo. Pero ilang saglit lang, muli kaming kinabahan ng umalog-alog yung bintana namin. Mula doon, may nakita po kaming kamay na umusli. Tapos yung kamay ay may matutulis na kuko. Hindi siya kamay ng isang tao. Napaatras kami. Mabilis po akong tumakbo para doblehin yung kandado ng pinto namin. Naisara ko na rin ang lahat ng bintana. Si ate naman, pinatago ko na lang sa may ilalim ng lamesa kasama si Jonah. Agad kong naalala ang bilin sa amin ni Lolo noon na kapag may aswang, kumuha lang daw ako ng asin at bawang tapos ipahawak ko kay ate. Kaya yun ang ginawa ko. Nung oras na yun, pareho naming alam ni ate na inaaswang siya. Halos masira na yung mga bintana namin. Parang gustong-gusto talaga ng aswang na yun na pasukin kami. Natataranta na si ate, takot na takot, maging ako rin naman, nanginginig na sa takot. Yun kasi ang unang beses na nakaranas kami ng ganun. Kadalasan kasi, naririnig lang namin ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Totoo pala sila. Pinilit ko na lang nalakasan ang loob. Tolo bantay ako kay ate, pwede rin kasing dumaan sa silong namin ang aswang. Kahoy lang din naman yun. Nagsaboy ako ng asin sa mga bintana namin, pati na rin sa pintuan namin, basta po naubos ang asin namin, kung saan-saan ko kasi yun hinagis. Pero ilang minuto pong inaaswang si ate, alam mo yung gutom na hayop, yung wala nang pakialam basta makakain lang, ganun na ganun po ang nararamdaman namin. Nung oras na yon, pinagdadasal na namin na sana umuwi na sila papa. Pero hindi po yun ang nangyari. Nagtiis kami sa takot ng halos kalahating minuto. Hindi ko alam pero nakatulong yata ang bawang at asin kaya hindi makapasok ang aswang. Kahit pa napakadali na lang sirain ng bintana. Niyakap ko si ate at Jonah, lumipat na kami sa sulok ng bahay namin. Pagkahawak ko sa tiyan ni ate, naramdaman ko na gumagalaw doon ang bata. Sabi sa akin ni ate, lagi raw ganon ang baby niya tuwing madaling araw. Tapos di siya mapakali. Pakiramdam daw niya ay nagmamasin sa kanila sa labas. Akala namin mapapahamak na kami noon.
Parang wala na kasi kaming pag-asa para ding walang nakakarinig sa mga sigaw namin. Di kami tinantanan ng aswang, pero mabuti na lang napadaan si Kuya Alan. Siya yung tatay ng manliligaw ni ate. Narinig namin ang boses niya sa labas ng pinto. Nung una, ayaw naming maniwala na siya yun. Kasi baka nga naman, ginaya lang siya ng aswang. Nakailang katok siya. Sigaw ng sigaw kung ayos lang daw ba kami. Doon na namin binuksan ang pinto. Pagbungad niya, agad niya kaming sinuri kung may galos kami. Sabi ni Kuya Alan, may nakita raw siyang baboy Ramon na pagala-gala sa bakuran namin. Nagtaka raw siya kasi alam naman niyang wala kaming alagang ganon. Binugaw niya raw yung baboy Ramon gamit yung itak niya. May kutob din kasi siyang ang hayop na yun ay isang aswang. Malaki ang pasasalamat namin kay Kuya Alan at sa manliligaw ni ate. Nung gabi din kasing iyon, binantayan nila kami. Nagpatawag din yung mag-ama ng iba pang kalalakihan. Si Kuya Alan kasi ay leader ng mga magsasaka sa amin noon. Normal pa si Papa nang makauwi. Di naman lasing, kaya nagtaka siya kung bakit ang daming tao sa bakuran namin sa ganong oras. Agad na binalita ni Kuya Alan ang nangyari. Nagulat si Papa. Kahit na magkagalit sila ni ate, ay agad siyang kinumusta ni Papa. Dahil sa nangyari ay mas naging alerto ang mga taga sa amin. Hindi kami malaking komunidad, pero nagtulong-tulong ang lahat para lang wala nang mabiktima ng aswang. Naglagay ng mga pangontra sa mga bahay-bahay at kung ano-ano pa. Kahit nakahindik-hindik ang nangyari noon, may maganda pa rin kinalabasan. Nagkapatawaran sila ate at papa. Hanggang sa mga anak naman si ate ay hindi na rin sa binalikan pa ng aswang. Nakaligtas man po kami, hindi pa rin nawawala ang mga kwentong aswang sa amin. Nagpatuloy pa rin po hanggang sa mga bagong henerasyon. Para bang ang Kapis ay normal ng lugar din ng mga aswang. Di ko alam kung bakit. May bagay yata na gustong gusto ng mga aswang kaya doon sila namamalagi. Ganun pa man nung panahon na iyon ay wala namang nahuhuli. Pero palaging may nakakasagupa ang mga magsasaka. Maganda ang probinsya ng Kapis, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namamatay o nawawala ang mga kakaibang nila lang na nandoon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa inyo at sana magpatuloy kayo palagi. Mag-iingat at more power sa inyong channel, Kwentong Takipsilim.